Hello everyone, this is Dadrix and welcome back to my channel. I'm so happy na magkakasama na naman tayo sa araw na ito at tayo ay makakapagkwentuhan. Okay, so sa araw na ito, ano ang ating pag-uusapan? Meron ba kayong kakilala na mga tao na pag pinag-uusapan ang love ni Lord, hindi sila sure kung mahal nga sila ni Lord or hindi sila confident na mahal sila ni Lord dahil sa mga kasalanan na kanilang ginagawa? So ang sinasabi nila, hindi ako mahal ni Lord kasi makasalanan ako. Okay? So kung hindi mo man yan naririnig sa tao, dahil ikaw mismo ang nakakaisip ng bagay na yan, well, this video is for you. Malalaman natin sa araw na ito kung ano ba ang nararamdaman ni Lord para sa iyo. Okay? At napakahalaga ng bagay na ito dahil pag nalaman mo kung ano ang nararamdaman ni Lord para sa iyo, mas magbibigay ito sa iyo ng confidence at ng tamang direction sa buhay. Alam niyo, maraming tao na pag nag-share ako ng Word of God at pag dandun na kami sa topic about His love, no, talagang ang laki ng duda nila kung mahal sila ni Lord dahil nga sa mga kasalanan na nagagawa nila. So yun yung nagiging basihan natin kung mahal tayo ni Lord, diba? Yung mga ginagawa natin. But I'm telling you, hindi dahil sa mga bagay na ginagawa natin kung bakit mahal tayo ng Panginoon. And I want to share Romans chapter 5 verse 8. Okay? Siguro ito ay magbibigay sa iyo ng kaliwanagan, ng isipan para maunawaan kung gaano ka kamahal ni God. Romans 5:8, ang sabi dito, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Okay? So sinasabi dito kung paano dinemonstrate ni God yung kanyang pagmamahal. Kung paano niya ipinakita at ipinaramdam yung pagmamahal niya para sa ating lahat. Ang sabi doon, while we were still sinners, Christ died for us. Imagine that, sino namang tao ang magpapakamatay sa iyo dahil sa kasalanan mo? Kung bibigyan kita ng kahit ilang araw para mag-isip kung sino ang tao na magpapakamatay sa iyo para sa kasalanan mo, mahihirapan tayo. Dahil imposible na mayroong tao na magpapakamatay para sa iyo dahil ikaw ay makasalanan. Normally, tayo mga tao, pag may mga taong nagkakamali sa atin o nagkakasala, di ba, ang unang napoproduce sa ating puso ay inis hanggang sa mauwi sa galit, di ba? At minsan, hindi na natin mabitawan yung galit na yon and forever na masama ang loob natin sa tao na yon. Pero, kay Lord, look at this. Ibinigay niya ang kanyang buhay para lang tayo ay maligtas at maranasan natin yung kanyang pagmamahal. So, dito sa labasan natin, hindi ko alam kung iisipin mo pa rin o nararamdaman mo pa rin na hindi ka mahal ni Lord dahil sa kasalanan mo. Okay? Bakit? Sabi ko nga kanina, walang bagay kang magagawa para i-earn yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Hindi ka mamahalin ni Lord kasi mabuti kang tao. Hindi ka mamahalin ni Lord kasi araw-araw laman ka ng simbahan. Hindi ka mamahalin ng Lord kasi masunurin kang bata. Hindi ka mamahalin ni Lord kasi mayaman ka or makapangyarihan ka. Hindi ka mamahalin ni Lord kasi sa itsura mo. Okay? So, walang favoritism si Lord. At dahil dyan, diba, gusto kong sabihin sa iyo na mahal ka ni Lord. Ang importante lang ay maunawaan natin na sa bawat pagkakamali natin ay kailangan natin ng kapatawaran at kailangan nating mabago sa mga bagay na ito. Para sa ganun, ma-align tayo sa kalooban ni Lord para sa buhay natin. Alam nyo, hindi galit si Lord sa iyo. Okay? Ayaw nga lang ni Lord na magkaroon tayo ng kasalanan o mamuhay tayo sa kasalanan dahil mahirap na maranasan yung consequence ng kasalanan. Bilang isang magulang, diba? Tulad ko, bilang isang magulang, ayaw ko mapahamak yung aking anak. So pag meron silang maling nagagawa, yung
Pagpapagalit ko sa kanila ay hindi dahil inaaway ko sila, kundi para ma-realize nila na mahal ko sila at ma-realize nila yung kanilang pagkakamali para hindi na maulit. Okay? So, yun yung nais ni Lord para sa atin. Kaya nga siya dumating, kaya nga siya naparito sa mundo para tayo ay bigyan ng isang buhay na ganap, para ma-enjoy natin. Pero, paano natin ma-enjoy yung buhay natin kung mabigat yung ating damdamin, puno ng guilt, puno ng sama ng loob, puno ng hinagpis, di ba? Dahil dun sa mga bagay na nagagawa natin. So guys, I want you to think about that. Hindi ka mamahalin ng Diyos sa kung ano pa mang dahilan. Mahal ka ni Lord kasi mahal ka niya. Biruin nyo, kahit na nung time na tayo ay malayo sa Kanya, nung time na hindi tayo masunurin sa Kanya, nung time na hindi natin siya kinikilala bilang Diyos sa ating buhay, mahal niya tayo. While we were still sinners, Christ died for us. Okay? So kung mayroong magsasabi sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos dahil sa mga ginagawa mo, well, go back to Romans chapter 5, verse 8 at ibahagi mo sa Kanya kung ano ang sinasabi ng Bible about God's love for us. Okay? So I hope mawala yung drama sa buhay natin na hindi ka mahal ng Diyos or hindi tayo mahal ng Diyos dahil sa kasalanan natin. At dahil dyan, mas lalo lang tayong lalalayo sa Kanya. Ang importante ay sa bawat pagkakamali ay natututo tayo at lumalago. I'm telling you, walang perfect, lahat tayo ay work in progress, at kahit na gaano pa tayo katagal na mamuhay dito sa mundo, we will never achieve perfection or a sinless life. Dahil sa araw-araw, lagi tayong makaka-experience na magkamali, pero sabi ko nga, ang importante, kaya nating bumangon. Alam natin na merong Diyos na magpapatawad at magbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Okay? So sa mga tao naman na mahilig mag-project na kayo ay walang kasalanan, kayo ay righteous, well, gusto ko lang i-remind kayo na lahat tayo ay mahal ng Diyos. At kung gusto niyo na ma-experience talaga ng mga tao sa paligid niyo ang pagmamahal ng Diyos at ang salvation na nagmumula sa Kanya, well, alisin natin yung division na inilalagay natin na tayo ay matuwid at sila ay hindi. Okay? Dahil again, Romans 5 verse 8, dinemonstrate ni God yung Kanyang pagmamahal sa atin na kahit tayo ay makasalanan pa, ibinigay niya si Jesus para mamatay. Ang sarap, di ba? Alam nyo, huwag nyong ibasa talaga yung pagmamahal ni Lord sa mga bagay na ginagawa nyo. Kasi, pag binasin nyo yung pagmamahal ni Lord sa ginagawa nyo, parang may utang na loob pa si Lord sa'yo para mahalin ka. Di ba? Pag merong pang problema, nalagay ka sa alanganin, minsan ang prayer natin, isinusumbat natin sa Lord lahat ng ginagawa natin. Lord, bakit? Tumutulong naman ako sa church, tumutulong ako sa mga tao. Bakit nangyari sa akin to? Diba? Lord, ang laki kong magbigay ng tithes. Bakit nangyari sa akin to? Lord, linggo-linggo naman, nag-church ako. Bakit nangyari sa akin to? You see, hindi natin pwedeng sumbatan ng Diyos at hindi natin pwede na i-bribe si Lord. Na dahil meron tayong ginawa sa Kanya or para sa Kanya, dapat ito ang ibalik sa atin ni Lord. Okay, so guys, I really hope na naunawaan natin ang bagay na to at nagkaroon ng enlightenment sa isipan natin sa araw na ito. Alam nyo, I really pray and hope na magkaroon tayo ng confidence about sa love ni Lord sa atin upang sa ganun mas magkaroon ng direksyon yung ating buhay. So, tama na ang drama, love ka ni Lord. Ang best way na gagawin mo is to connect with Jesus. Alamin mo kung ano yung mga gusto ni Lord para sa'yo at kung ano ang mga pangako ni Lord para sa'yo. At lalo mo ma-experience kung kano ka
ka-love ni Lord. Alright? So, sa araw na ito, umpisahan mo na. Pagpagin mo yung lungkot at yung maling isipan na hindi ka love ni Lord, lahat tayo ay love ni Lord. Okay, so hold on lang sa word ni Lord. Huwag kang bibitaw dahil yan ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon, ng wisdom, at ng kalakasan. Okay, and that's it. Huwag na natin gawing complicated kung ano ang nararamdaman ni Lord para sa iyo. Okay, so kung sa tingin mo, ikaw ay nagkakamali, ask for God's forgiveness. Sabi naman sa Bible that He is faithful and just to forgive our sins. Okay? So, ano ang gagawin natin? I-celebrate mo yung pagmamahal ni Lord sa buhay mo. Okay? So, smile na. Huwag ka na malungkot. Pagpagin na yung drama na yan. At live a better life. Okay? So, guys, thank you so much. At I hope na maging masaya ang araw na ito para sa ating lahat. Choose to be happy, choose to smile, at lahat ng mga negative things na pwede natin ma-encounter sa araw na ito, well, leave it to God dahil kasama natin siya at siya yung ating kasangga sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Alright? So kung na-bless ka sa araw na ito, you can share this video at maging channel of blessing ka sa maraming tao, and together, let's make each day a happy day.